Alright, magandang araw mga cover. Thank you so much for supporting my channel mga cover. Ayan, at maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, nag-comment down, nag-like at nag-share ng mga videos ko. Ayan, at sa mga hindi pa nakapag-like at nakapag-subscribe sa videos ko, ayan, kindly click the subscribe button. Ayan, at huwag niyo nang kalimutan ang notification bell as well para ma-update kayo every upload ng mga videos ko. At huwag niyo nang kalimutan mag-like and share. Ayan, thank you so much mga cover. Okay, hindi po ako nakapag-upload last week. Okay, sa araw na ito, may ituturo akong technique para sa mga kakover nating bago pa lang sa pag-play ng keyboard o sa piano. Ayan, okay, ang tituro ko po ngayon kung medyo semi-exercise siya na talagang nakakatulong sa inyong hand coordination. Okay, ang ibig sabihin ng hand coordination ay magkaiba yung ginagawa ng left hand at saka right hand. Kasi kadalasan sa mga, hindi kadalasan, sa nag-uumpisa talaga ay kung anong ginagawa ng right hand, ganun din yung gagawin ng left. Okay, para mas maging exciting ito mga cover, okay, a-add ko na rin yung paano nga ba mag-solo sa piano. Gagawin natin to ngayon on practicing how to improve our hand coordination and to improve our soloing in piano or in a keyboard. Kasi kadalasan sa atin gusto talaga mag-solo. Okay, ganito. I-example natin sa C mga cover. Yan ito. Ito sa C. Okay, kung magsusolo tayo sa C mga cover, itong gagawin nating example ay itong major scale lang, yung Ionian scale. Mi, fa, sol, la, ti, do. Yan. Ito lang mga cover. All white keys ang kukunin natin. Okay, dito lang tayo kukuha ng pang solo. Kaya lang, ang nagiging struggle na beginner talaga ay yung timing at saka yung tempo kung paano ititipa yung mga notes. Ayan, talagang it requires time talaga to practice. Okay, ang gagawin natin ngayon ay ipapractice natin ang right hand natin sa pag-play ng solo. Ayan, basta nasa key of C yung bass natin, katulad nito. Ayan. Ayan, ganito mag-solo mga cover. All white keys lang. Okay, pero gagawin natin mas exciting para matrain yung ang hand coordination nyo sa mga bago pa lang. Okay? Sa left hand tayo, focus muna ngayon. Okay? Ang gagawin nyo sa left hand ay apat na chord lang na progression. Okay? C major, A minor, ganyan siya mga cover, then F major, then G major. Okay, itong apat lang mga cover. Ang magiging tempo natin ay, ang magiging time signature natin pala ay 3/4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ganito. Sa C, 1, 2, 3, A minor, 1, 2, 3, F, 1, 2, 3, G, 1, 2, 3, so on and so forth. Okay? Ganito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ito ang una niyong gagawin mga cover ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. At saka ang right hand nyo, dito nyo ipapractice yung solo. Okay? All white keys lang. Kahit ano. Basta na white keys lang. Okay? Tingnan nyo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Solo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Okay. At first, ganun yung gagawin nyo. Ayan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dito makakover ay mahahasa talaga ang hand coordination nyo kasi hindi humadali yon sa mga bago pa lang. Yung nagkukord kayo dito, tapos nagpe-perform kayo ng solo dito sa right hand. Okay, ito yung pangalawang style na ituturo ko makakover. Ganun pa rin yung chord. 1, 2, 3 pa rin yung counting pero ganito na siya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang ginawa ko dito makakover ay B. Diba nag-start sa'yo ng C? Bass mo na 1, 2, 3. Okay, kasi ganito yung triad ng C makakover. Okay, ang gagawin nating 1 ay ito. Tapos ang 2, 3 ay itong dalawa. Okay, ganun din sa A minor, sa F, at saka sa G. Ganito. 1, 1, 2, 3. A minor, 1, 2, 3. Ganyan. F, 1, 2, 3. G, 1, 2, 3. Balik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganyan lang siya makakover. Okay. Tapos, mag-practice kayo ng solo sa right hand nyo. Okay, ganito yung ginawa ko sa intro kanina. Okay? Tingnan nyo. 1. Okay, ganun siya makaka-cover. Ganun siya. Gagawin niyo araw-araw ito makaka-cover. At ma-enhance yung pagsusolo niyo. Okay? At ma-enhance din yung hand coordination natin sa right at saka sa left hand. Okay? Talagang napakalaking tulong nito makaka-cover. Ako, ganito yung ginamit ko noon. Okay, hindi lang ho ito exclusive sa C. Okay, pwede rin key of D. Yan. D, B minor, G, at A. Mas mabuti kasi kung itatry nyo lahat ng key. Ayan. Kasi makakatulong talaga. First, sixth, fourth, fifth. Okay, sa D naman, ganoon pa rin. First, D, sixth minor, B minor, fourth, G, fifth A. Tapos yung major scale ng D ay ganito. D, E, F sharp, G, A, B, C sharp, D. Ganyan siya. Okay, meron akong video na ginawa about kung paano matutong mag-scale at formula about scaling. Okay. Siguro ilalagay ko na lang sa description box. Okay, ganito siya sa D. Ayan. Okay, gawin naman natin dito sa E-flat. Okay, pwede sa E-flat makakover. Ganito siya. Ganyan siya makaka-cover. Okay, ang maisasuggest ko sa inyo makaka-cover, gawin nyo sa lahat ng key. Lalo na dito sa mga black keys, family sa black keys. Ayan. Okay, kung hindi nyo alam kung paano kukunin yung family, paano nyo kukunin yung scale every key, meron akong video na ginawa. Okay, insert ko lang dito makaka-cover or ilalagay ko sa description box. Thank you so much makaka-cover and good day and God bless. Sana'y makatulong ito sa inyo.